Correos Corporation po, Neil Robert Lim. Kami po ay isa mismong cleaning product business and personal care. Nagmamanufacture po kami ng iba't ibang panlinis at ng personal care product. Sa una-una, nag-aral ako mismo sa my school. Pagkatapos mismo ng school, nagnegosyo na ako dahil kasi alam ko mismo, hindi ko kaya mismo makipag-work with big company. So, I started my own venture. Sa una-una, of course, inexperience ako, ang daming failure. Una-una, sinubukan ko ang charcoal soap, which is anti-acne. Yung una-una kong venture, nag-fail siya dahil kasi at that time, ang demand mismo, hindi mismo sa may bamboo charcoal soap, nandoon sa may whitening soap mismo. Kaya mismo, every time na nagbebenta po kami mismo ng charcoal soap, hinahanap, bakit hindi i-orange yung sabon mo? Dapat orange yung sabon mo mismo. Kahit anong alok talaga namin, ayaw talaga ng tao. Although may bumibili dahil kasi yung Filipino, mahilig talaga magpaganda, pero mahina yung volume mismo. Kaya nag-suffer kami. Pagkatapos po namin mag-charcoal soap, nagsubok rin kami mismo ng whitening lotion. Hindi nag-take off dahil kasi kadalasan ng Filipino, as in, soap talaga mismo ang demand, lalo na sa may whitening. Pag kunyari, hindi ka nagbenta ng soap, kadalasan mahihirapan ka magbenta ng lotion po mismo. Of course, nag-suffer yung business namin dahil kasi at that time, hindi pa ako marunong magbasa kung ano yung gusto ng mga customer at pinagpipilitan ko kung anong gusto ko, hindi kung ano yung gusto ng Filipino. Tama, mga months from pabagsak na yung kumpanya ko, nag-pandemic mismo at tinake advantage namin yung opportunity mismo na mag-shift into disinfectant dahil kasi chemist nga po yung graduate ko, nag-formulate kami mismo ng alcohol, nag-formulate kami ng disinfectant, e yung panahon ng pandemic mismo, kami yung one of the first few players na kaya mag-mass manufacture at the same time yung nagpo-promote mismo ng sa social media tulad ng Facebook ads. Yung panahon naman kasi noon, wala pa masyado marunong mag-Facebook ads. Eh, yung panahon na nagbebenta kami ng charcoal soap and nagbebenta kami ng whitening lotion, nag-Facebook marketing na rin kami. So yun, nag-take off, wala masyadong kalaban, then yun. And after namin nag-alcohol business nga po, since na alam natin in demand, patayan yung presyo mismo. So sa sobrang patayan mismo ng presyo, nag-develop kami ng other products tulad ng baby products and mismo ng DIY dishwashing liquid, especially yung siksik po. Kailangan mo itipid yung sarili mong expenses, hindi ka kakain na ilang araw para mapasahod lang yung employee. Papakiusapan mo yung employee na mahina yung benta ngayon, kaya ba mismo nila na mag-take ng smaller salary para mismo i-afloat yung business? Sa awa naman ng Diyos, sinuwerte ako sa may mga employees ko na willing mag-compromise konti sa may salary, antayin mismo na lumaki ang kumpanya. Napakasalamat ko sa my first employee ko po. Yes, sobrang salamat ako sa mga employees ko, lalo na yung first few na nag-stay talaga through thick and thin sa akin. So yun nga po, yung siksik dishwashing liquid namin, napakasimple lang po siya. DIY po siya. Bale mismo, hahaluan mo lang siya ng tubig, makakagawa ka na ng maraming malalapot na dishwashing liquid for only 249 pesos, may 16 liters ka ng dishwashing liquid. Yun po yung specialty namin, kahit beginner ka, hindi mo kailangan ng technical knowledge, hahaluan mo lang ng tubig, wala ka nang aalamin na step by step, basta mismo, hahaluan mo lang po. May other division din kami, hindi lang puro online. Meron din kami division na nagsusupply sa mga government, restaurants mismo, o yung ibang wholesaler mismo na walang manufacturing facility, pero gusto nila na i-slap yung label nila doon sa may, ano, sa may panlinis po. Yung para sa mga businessman po, ang tip ko po mismo, lalo na sa may tindahan, try nyo po yung siksik dishwashing liquid namin. Bakit po mismo? As high as, doble ang kikitain mo. Pag kunyari, binili mo yung
dishwashing liquid namin na siksik at titimplahin nyo, tapos mismo ipapackage nyo. Da kasi typical na margins mismo pag nagsasari-sari store or tindahan ka, 20%, 10 to 20% po yung margin po mismo. Unlike doon, halos doble ang kita. So try nyo po ang siksik po mismo. As inyong siksik po, hahaluan nyo ng tubig, nakasupply po siya ng mababang presyo, ta isesell nyo po siya for retail price. Yan po yung brand namin mismo na dishwashing liquid na nagsusupply sa government, hotels, hospital, restaurants, manufacturing plants. Yung Incitec, pang institution po siya. Yung siksik po mismo, nagpo-provide po siya ng business opportunity sa mga small store owners po mismo para tumaba yung kita nila. Ngayon, ituturo ko kayo sa may loob ng facility namin para mas malaman nyo yung business namin. Actually, since 2017 ako nag-start ng business. Na-entertain ako sa sinabi mo na chemist ka, sir. Yes po. Anong itsura ng daily life yun sa chemist? Bilang isang student, lagi-lagi nasa may laboratory ako, nagtitimpla-timpla mismo. Hanggang ngayon mismo, nagpo-formulate po talaga ako ng products mismo. Tapos, pag kunyari, of course, businessman ka, iba yung pagiging chemist versus sa pagiging businessman. Kaya, hindi ibig sabihin na marunong ka gumawa, mabebenta mo talaga yung gamit. Mm-hmm. Two different crafts po siya. Mm-hmm. Sir, your passion is really yung pagiging chemist? Actually, yung passion ko talaga, lagi-lagi po, sa may experience ko, yung mag-produce ng mga innovative product na makakagaan sa may buhay ng tao. Dahil kasi, kahit anong gawa mo ng produkto, kung hindi ka naman makaka-provide ng value doon sa may consumers mo, hindi magte-take off yung business namin. So, you are the mix of yung chemist and the businessman. Yes po. Kailangan po talaga mismo, kadalasan ang sakit mismo ng mga technical person, gawa sila ng gawa ng gawa. Pero ang number one na tip ko na mapapayo sa mga viewers ay, lagi-lagi, bago ka gumawa ng isang bagay, check mo kung may demand o hindi. At lagi mo itatanong sa sarili mo, paano ko mai-improve ang buhay ng tao mismo or ano ang meron ako na wala sa ibang tao. Dahil kasi pag hindi mo masagot, most of the time, patayan yan ng presyo. Walang business or industriya na gusto patayan presyo. Pero sir, as a chemist and as a businessman, parang both kayong trying to solve a problem to make the lives of other people better. Yes po. Ngayon po, yung part po na sa may kwarto natin sa may manufacturing ay yung dressing room. Dito po mismo nagpapalit ng sapatos yung employee. Dito rin siya yung nag-gowning mismo. So, tour po tayo. Tapos dito po yung salamin mismo, kung saan mismo i-check niya kung tama ba yung suot niya. Dito po kami nagka-quality check, tapos dito na rin ako nag-R&D ng mga products. Dito ko ginagawa mismo yung mga products na nila-launch namin na kakaiba. Tapos dito rin kami nagte-test mismo ng mga iba't ibang products mismo kung pasado ba siya sa may preference ng mga consumers. Nag-try po ako mismo ng mga serums, nag-try po ako mismo ng mga Korean na skincare dito ko ginawa sa laboratory, pero I decided na lang na hindi i-launch yun dahil kasi wala ako na iiba versus sa may ibang mga skincare. So, ito po yung naging mantra ko since sa mga failed venture ko na bago ako maglabas, dapat may napoprovide akong sa may mga tao na gagamit ng produkto ko versus sa may existing, or else mismo kadalasan hindi magte-take off yung produkto. Most sa may non-food po, ang kakaibahan niya po sa may food, dahil kasi ang tao sa may food business nasasawa at nasasawa. Yan kaya maraming variety, pwede ka maglabas at saka availability. Pero sa may non-food, ang kakaiba sa may negosyo na ito, kailangan nagpo-provide ka talaga ng mas magandang efficacy or yung performance mo mas maganda at nakakaiba ka.
Ito po kasi yung sample. Kung kunyari, gumagamit ka na ng shampoo, halimbawa lang po, hindi ka naman basta-basta lilipat ng ibang shampoo unless na maubos mo yung shampoo mo or mismo yung shampoo mismo na bagong launch mismo, susubo ka nun. Pag kunyari, mas mabango siya, as in yung effect niya, pag sinabing mismo nakakatanggal ng balakubak, dapat mas nakakatanggal siya ng balakubak o mas mura siya. E kadalasan pag lumaban ka sa mas mura, yung competitor mo rin, babawi rin yan sa'yo sa may non-food. Kaya mismo, magiging patayan na presyo at the end of the day, tulad ng alcohol business nga na sinasabi ko, lahat uwi ang talo dyan. Ito po yung mga kagamitan namin sa may laboratory. Typically, ito po mismo yung mga chemical mismo na pinapadala sa amin para itest po namin kung sakali po. Tinetest po namin kung maganda yan. Diyan rin yung mga binili namin sa mga supermarket para itest po mismo. At ito yung mga samples mismo na mga failed samples ko po. Dito ko lang po siya tinatago bilang remembrance. Ito po mismo yung kwarto mismo kung saan kami naglalagay ng corrugated box po mismo o na ma-packaging bago ihatak dito sa may loob, which is yung production facility namin. Ito po mismo kung saan mismo nagtitimbang po kami ng mga chemicals dito. Medyo nasira lang yung sahig dahil sa may chemicals, pero dito kami nagtitimbang. Of course, pagkatapos po timbangin, dito na sila magmi-mix. Ito na po yung sample na mixed product namin. Pakita ko lang po sa inyo, mga viewers, mabigat lang. Ito po. Ito, sir, ay para sa dishwashing liquid. Yes po, sa may DIY dishwashing liquid kit po natin. Yan po lahat ng mga chemicals mismo doon sa may dishwashing liquid na pag hinalo-halo, enough siya para makaproduce ng malapot na dishwashing liquid. Ang kakaibahan namin versus sa ibang DIY dishwashing liquid sa amin po, naka-paste siya na form, isang component lang siya. Ngayon mismo, hahaluan mo siya ng tubig, makakaproduce ka na mismo ng maraming dishwashing liquid na malalapot. Uulitin ko, malapot po siya, hindi po siya tulad ng sikat na brand na idadilute mo, mabula. Sa amin talaga, mabula talaga. Bale, ito yung concentrate niya. Typically po, marami po kaming employees po, pero ngayon po mismo, nagpahinga sila dahil kasi last week po, sobrang lakas ng demand mismo na 2 shifts a day sila mismo. Kaya nagpahinga muna yung iba ngayon. Ngarag na ngarag kami kahit hating gabi mismo, punuan talaga. Actually, nag-machine kami pero nagkamali kami, ma'am. Nag-check mo po yung machine, worth 5 to 10 M yan. Pero at the end of the day, na-decide namin na maling move yun. Dahil kasi ang trend mismo sa may non-food, mabilis magbago mismo. Lalo na sa personal care, sobrang mabilis magbago due to e-commerce. Every 3 to 6 months, nagbabago na yung trend. Wow, okay. Kaya mismo, pag kunyari kasi nag-machine ka, sa may machine, kung kunyari, bote ang kaya na itong gawin, bote ka lang, hindi ka makaka-tube or di ka makaka-cream jar. Kailangan mismo, flexible ka sa packaging, lalo na sa may personal care industry. Lalo na nandito yung e-commerce, mababa na yung barrier to entry mismo. Kailangan mismo, mas mahalaga ang flexibility kaysa sa may nakaka-produce ka ng volume. Hindi ka pwede magpalit ng isang component na kasi agad. Pag may napalitan ka isang component, papalitan mo na yung buong machine line mo. As in, papalitan mo yun mismo or mismo magre-repair ka na masakit din sa ulo ang repair.
edi yung 5 to 6 million yun dun sa machine na yun, sir, let go. Let go na, dahil kasi pag businessman, sometimes you need to learn how to cut losses kaysa irrationalize mo na magiging better yung things. Ito rin po yung payo ko sa my viewers na pag kunyari businessman ka or gusto mo magnegosyo, always start small. At kadalasan mismo, yung una mong inisip mismo o idea mo, kadalasan mali yan. Definitely magkakaroon ng adjustment kaya mag-start small ka. Huwag ka mag-start big na kasi pag kunyari nag-start big ka at nagkamali ka, ngayon kailangan mo na mag-cut loss, mahihirapan ka mag-cut loss na kasi ang dami mo nang mismo na in-invest doon. Kunyari, ikaw mismo nagnegosyo ka ng food. Eh yung food mo nga, hindi na nga nag-work out. Pero naka-invest ka na ng 1 to 2 million, naka-invest ka na ng 3 to 5 years, nakakahinayang itapon yun. Typically mismo na ma-inexperience mismo na businessman, kadalasan iisipin niya, magiging better ba yung things? Kailangan ko lang magtyaga, kailangan ko na mag-loss. Ay, kailangan ko lang magtyaga mismo at magtiis. Pero bilang isang businessman, kailangan mo sabihin din mismo, kung kailang ka mismo magpo-pull the plug talaga pag hindi nag-work out yung things. At pag hindi nag-work out yung things, marunong ka dapat mag-adjust. Kaya mismo ang payo ko, always start small and prefer flexibility rather than volume talaga. Dahil kasi kunyari, maliit yung invest, hindi nag-work out, mabilis ka makaka-atras. Pag kunyari mismo, lumaki siya, doblehin mo ang investment mo. Ngayon, pag kunyari, napansin mo na hindi nag-workout, pwede ka mismo mag-pull the plug. Kaya sobrang convenient siya. Unlike mismo, malaki na yung tinart mo, mahihirapan ka na mag-pull the plug dahil kasi yun, nandyan na yung investment. When is the right time to pull the plug? Typically mismo, eto ah, pag kunyari, from scratch ka mismo nagsa-start ng business, give yourself at least 1 year po bago ka mag-pull the plug. Na kasi typically, para makita mo yung offtake ng business, ha, kadalasan, swerte ka na mismo. Pag kunyari, pag lunch mo mismo, pumatok na. Pero typically, aabutin ka ng 3 years talaga. Pero sa 1 year, more or less, pag wala ka pang nakikita na nag-o-offtake ka na may potential chance mismo na maging positive ka, mag-pull the plug ka o mag-change ka ng course ka agad. Dito na mag-mix mismo ng skincare tulad ng creams and lotion. So, itour natin. So, ito po sila ngayon. Nag-mix po mismo ng lotion po mismo. Ito po yung job nila. Na kasi sa may lotion, may tubig and mantika, ito naman yung nagmimix ng mantika. Ganyan po. Okay. Dito po mismo, yung nagpapak po, yung nagfi-fill po mismo na nagawa doon sa may kabila. Ito na po siya, yung fini-fill nila. Yes po, creams, lotions po mismo. Bat wash po mismo yung particular na ginagawa nila. For trial po mismo, trial market, yan po yung ginagawa nila. Yung sa may start talaga, sa may home base talaga siya, konti-konti, tulad nga po ng style ko na ayaw ko mag-invest ng malalaki. Ngayon po, yung nag-offtake na siya, of course, doon na ako nakapagpatayo ng planta. Ito lang po yung mapapayo ko sa isang viewers. Kunyari, may nakita kayo isang businessman or friend yung nag-o-offtake mismo, nagiging maganda yung buhay, huwag niyong i-expect mismo or parang mismo maiinggit kayo. Dahil kasi ang growth po sa business, hindi dapat ni mamadali yan, slow and steady. Kasi pag nimadali mo yan, dahil kasi nainggit ka mismo, mapipilitan ka gumawa ng quick money rich scheme. And kadalasan lahat ng mabilis itayo, mabilis bumaksak, mabilis ka umangat, baksak ka kaagad. Kadalasan ng matatagal na negosyo ay matatagal itayo. Bilang sa may solo entrepreneur, na kasi nagsasolo ka nga dahil kasi maliit ang kapital mo, wala kang mahar, una-una muna, tiis ka muna konti. Ngayon mismo, pag nagkaroon ka na ng scale,
tsaka ka na dahan-dahan mismo mag-employ ng tao. Pero bago ka mag-employ ng tao, try mo muna i-utilize yung free resources like yung kamag-anak, kaibigan, friend, or tambay mismo para tulungan ka. Yun po mismo, hanggang sa magkapera ka, doon ka mag-hire ng employee, huwag atat mismo mag-hire ng employee. Maging comfortable ka mismo at i-enjoy mo yung moment na maliit ka. Dahil kasi ang growth ay takes time talaga. Most naman kasi, di ba pag solo entrepreneur, nagsosolo ka nga dahil kasi maliit ang capital mo, hindi mo afford mismo. Yan yung stage mismo na nagtetest ka mismo ng demand. Ngayon naman, pag kunyari, nag-offtake naman yung demand, kaya mo na mag-hire mismo ng employee yan eh. Pero pag kunyari, kapos ka talaga sa oras mismo. As in, utilize your free resources talaga dahil kasi hindi mo kakayanin yan bilang solo entrepreneur. Pero ito lang, keep your cost under control. Gamitin mo lahat ng libre. Huwag mismo gusto na kagad umupa dyan. Gusto gumastos ng ganito. Kung kunyari, may kotse mismo yung family mo or yung kaibigan, makihiram ka muna, makiusap ka na libre. Pag kunyari, may yung sa bahay, huwag ka muna lilipat ka agad. Gamitin mo yung bahay mo bilang office and warehouse habang wala ka pa mismong scale or demand mismo para ma-justify yun. Lahat talaga, pati employee, kung kaya mo yung free resources, kausapin yung kabarangay o kapitbahay, gawin mo yun. Ito na po tayo ngayon sa may labeling and packaging area room po. Ito po mismo, dito sila mismo nagle-label mismo ng siksik o ng ibang product line na ilalagay na doon sa may box po. Yan. Secondary packaging dito po. Kung kunyari yung box niya, secondary packaging dito po yun. Pero kadalasa may tertiary packaging pa siya, which is yung corrugated box na tig-aapatan or tig-24 yung laman sa ibang area yun. Sa may kabilang area po yun. Dito po sa e-commerce area po, kadalasan, dito po yung sobrang busy dahil kasi marami kaming pinapak. Sa sobrang efficient ng packing namin, nag-prepare na kami ng mga carton beforehand para mismo pag kunyari kailangan na suksok na lang ng suksok ng suksok para ma-minimize mismo yung tao mismo na kailangan. Dahil sa e-commerce, mabigat mismo ang pagkukos ng labor mismo sa may pagpapak. At saka bilang isang business owner, ang napakahalaga po, kailangan talaga kontrolin nyo yung cost talaga, huwag magiging luho. Lahat ng kaya nyo itipid talaga at gawing efficiency. Hindi ibig sabihin na pag mas marami kang tao o mas marami kang gawa, mas maganda po na efficient ka mismo sa ginagawa para yung isang piso na ginagastos mo ma-maximize yung ROI. So ngayon, papakita po namin kung paano timplahin yung siksik DIY dishwashing liquid na inimbento ng kumpanya namin. So una, gugupitin po natin ito, buksan natin, tapos ihalo po. For only 249 pesos, makakagawa ka na ng 16 liters. Sa may management ng tao, always po talaga kailangan makinig ka po talaga sa may employees mo. Tapos kung kunyari may nagagasip mismo o yung may mga toxic na employees na kadalasan nire-reklamo ng tao, huwag kang mag-hesitate na i-fire yun dahil kasi
maaapektado yung ibang employees mo. Paano mo, Sir Winnie Way, yung totoo at hindi totoo? Eh, paano kung pinagkaisahan lang nila yung... Kailangan po mismo mag-survey ka po isa-isa sa mga employees mo na surprise or one-on-one na ano po na interview, dahil kasi typically pag surprise interview mo, hindi naman nila malalaman kung ano yung sasabihin beforehand. So bibiglain mo lang, ta isa-isa mo itatanong mismo. Ngayon mismo pag kunyari napansin mo na halos same lahat yung sinasabi, alam mo na may something wrong doon. Kaya mismo mag-conduct mismo ng 360 na interview sa may tao. Hindi lang isa, lahat ng katrabaho niya, itatanong mo isa-isa kung kamusta si ganito o kamusta si ganitong employee. Every quarter ko po ginagawa, hindi every month, dahil kasi pag every month, medyo matrabaho po. Sinisimot po natin lahat. Dahil para worth it yung bayad mo, sir, o dapat talaga super exact? Hindi naman po super exact kasi may matitira konti, pero mismo for best use po talaga simutin natin lahat para hindi sayang mismo. Ngayon, hahaluin na po natin. Yan lang po, sobrang simple lang po niya na hindi mo kailangang mag-aral ng special na ano na training, maiintindihan siya kahit sino dahil sobrang simple niya lang gawin. So timpla lang po. Hanggang sa matunaw, sir. Yes po, hanggang sa matunaw, timplahin po mismo, antayin mawala yung bula pagkatapos matunaw lahat. Gano'ng katagal, sir, usually, bago matanggal yung matunaw lahat at mawala yung bula? Kadalasan po, 15 minutes na mixing po, halo-halo, matutunaw na po lahat. Tapos mismo, may maiiwan na konti-konting tipak, iiwan mo lang mismo ng overnight, mawawala na. Pero kung gusto mo talaga yung tiisan na mixing talaga, 30 minutes, tapos mismo antay lang po mismo ng 2 hours, mawawala na yung bula. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao na attractive yung business opportunity, huwag kang basta-basta patos. As a rule, ito po ang gawin nyo. Mag-isip kayo ng numero kung ano yung kaya nyong i-afford para sa business opportunity. Ngayon, isulat nyo sa may papel kung magkano yung exact amount na yon. Ngayon, pag nasulat nyo yung exact amount, i-divided by 4 nyo po mismo yung amount na yon. Bakit po natin i-divided by 4? Dahil kasi kadalasan yung estimates natin ay laging mali. I-divide 4 mo para mismo i-account mismo yung mga unforeseen circumstances. Ngayon mismo, pag na-divided by 4 mo yung amount na yun, yun ang kaya mo mismo na pera na iluwas mismo na okay lang kahit malugi. Always start small with that amount po, huwag ka mag-e-exceed. Ngayon, kung kunyari, may nag-o-offer sa'yo mismo ng mas mura, pero bultuhan mo kukunin, huwag kang papayag. Kunin mo mismo, bumili ka muna ng isang item o dalawang item. Kahit mag-break even ka, basta huwag lang malugi, itest mo yung demand mismo. Pag nagkaroon ng demand, tsaka ka na bumili ng marami mismo. Basta ito importante sa business. Huwag kang magbebenta kahit isang transaction na palugi. Kahit manipis ang kita, basta huwag na huwag malulugi. Yan yung isa sa mga tip na nakuha ko sa isa kong Chinese friend. Kunyari, sinabi ko sa iyo, mga tao po, mag-invest ka mismo, maging reseller mismo ng siksik dishwashing liquid, yung DIY po ah. Kunyari, ang nasa utak mo, tanong ko, magkano ang kaya mo? Yung reseller package namin, 20,000. Ngayon po mismo, huwag kang basta-basta papayag sa 20,000 na yan. Subukan nyo po mismo, i-negotiate mismo hanggang maging divided by 4. Kasi sa tingin mo, kaya mo yung 20,000. Pero in actual, marami kang ma-unforeseen na circumstances. Like, nag-iba yung trend. Like, maraming kakompetensya, like, rental expenses ka, yung 20,000 na nasa utak mo na kaya mong gastusin, i-divide 4 mo yun.
So 5,000, yung 5,000 na yan, yan lang ang max mong kayang gastusin para sa business opportunity na pag nalugi, kaya mo pa mag-shift mismo. Yun po yung lagi kong sasabihin. Tapos po, ito po yung tip ko sa inyo na pangalawa na gustong-gusto ko po na kailangan matuto kayo. Kung kunyari, bago kayo sumubok sa business opportunity, lagi-lagi magsubok ka sa number one. Anong number one? Sumubok ka magbenta ng isang item. Pag hindi mo mabenta yung isang item na yon, huwag kang sasabak more than one. Kailangan, kunyari, sinabi, oh, malakas yung milk tea mismo na business. Mag-isip ka, paano ka makakagawa ng isang milk tea at ibenta? Huwag kang bibili na pang lima mismo na milk tea mismo. Dapat isa lang muna. Or kunyari, kailangan mo talaga bumili ng bultuhan na kasi yun talaga yung pack size. Ang gawin mo, bumili ka muna sa kabilang tindahan mismo. Tapos i-repack mo o ipalitan mo yung label at ibenta mo. Ngayon, check mo yung demand. Nabenta mo yung dalawa. Okay, ngayon, i-times 2 mo naman. Nabenta mo ba yung dalawa o hindi? Times 4. Tsaka ka na magsabak mismo doon sa may malalaking pack size mismo na mga business opportunity. Pero ang tanong mismo, paano kunyari tulad ng mga franchising business mismo na kailangan mo talaga mag-cash out ng malaking pera na 30,000 o 50,000? Ako, ang suggest ko, huwag kayo mismo magta-try niyan unless confident talaga kayo yung business opportunity pag divided by 4, swak pa rin sa numero na yun. Na kasi, ito po, nagbibigay po ako ng business tip dito para sa mga small business owner na wala talagang pera, nagbibuild from ground up. Kaya mismo maging conservative ka at laging itest yung demand, huwag magiging confident sa demand lagi. Yung alcohol business po, sinabak po yan. Sa una-una, ang confident ko, ang dami kong tinak mismo na stock. Na kasi alam naman natin, alcohol, kailangan ng tao. Little did I know, malakas nga yun demand. Pero ang daming kakompetensya na nagdadaya mismo ng quality. Naghahalo ng tubig mismo, naghahalo mismo ng methanol, imbis na alcohol. Kaya ang nangyari mismo, may demand nga. Pero ang demand, particularly sa may product ko, naghumina mismo. At ang dami ko na stock, iyak talaga ako noon. Dahan-dahan ko na lang siya na-dispose, umabot ako ng 2 to 3 years at sobra kong daming tinak. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya ubos, kaya sasabihin ko maging conservative sa pagpo-forecast ng demand. At ito pa yung number 3 kong tip mismo. Ito, lagi-lagi mismo, napakahalaga nito. Lagi-lagi yung first business idea mo, i-expect mo na sa sarili mo magkakaroon ng minimum of 3 iterations yan. Kaya kunyari, nag-fail ka, okay lang, expect mo talaga yung inisip mong idea. Kunyari, gagawa ka ng shomayan, gagawa ka ng coffee. Yung una mong inisip na concept sa may coffee or shomay, magkakamali yan. Either magkakamali ka sa pricing, magkakamali ka sa location, magkakamali ka sa management ng tao, magkakamali ka sa pagbibili ng supply. Kaya mismo, wag ka matakot magkamali. Da kasi expected na talaga pag nagbi-business ka na magkakaroon ka ng minimum of 3 iterations bago ka maging successful. Lalo na pag wala kang experience sa field na yon. At always give it at least a year to experiment for that iterations. Huwag din mismo yung parang konting change lang mismo, gusto mo nang palitan ka agad. Da kasi malilito yung kasama mo. Ano pa talaga direksyon mo? Palipat-lipat ka ng iniisip o paiba-iba? Ang suggest ko, subukan mo muna ang idea mo ng at least 2 weeks. Pag kunyari wala kang nakita mismong na gumagalaw mismo yung benta mismo, tsaka ka mag-adjust. Huwag mismo araw-araw iba-iba yung iniisip mong idea. Iba yun, ha? Yung kadalasan na nagnenegosyo, maraming idea, pero iilan lang mismo yung nakakapag-stick doon sa may plan. Plan po, action, and adjust. Bali, PAA po yung acronym natin dyan. Kahit itong siksik dishwashing liquid na ito, inabot din ito ng mga ng 2 years mismo bago namin nahanap yung tamang formula. Ito, tunaw na siya, malapot po siya. Mga 20 minutes mixing na ito, yung bula, titining pa ito, pero pwede na natin isalim sa may pote. Uunlad tayo mismo, pagkapwa-kapwa tayong negosyante, nagsishare tayo. At kadalasan,
kung alam mo lang po ang entrepreneurs, gusto nila kasama ang kapwa entrepreneurs nila para hilain ang isa't isa pataas. Ang akala kasi ng mga tao, sir, like secret, puro secret, ganyan. Hindi po totoo yan dahil kasi kadalasan po, pag lahat po, lahat ikikimkim mo, mamamatay ka rin naman isang araw, ano pa mismo uuwiin mo sa heaven? Wala na mismo. Pero mismo yung value na maiiwan mo sa mga kapwa na entrepreneurs mo na makakapag-hire rin siya ng tao pag lumaki yung business, panghabang buhay, dahil kasi marami kang maaayos na buhay, lalo na pag kunyari may nakapag-hire silang employee at mismo nakapag-paaral mismo yung employee, sobrang sarap mismo sa feeling nun na hindi ma-explain kahit kanino. Yes po, for only 249 pesos, marami ka ng masasali na bote. Ah, salok. Ito mismo yung consistency niya, parang kasing lapot ng honey, check niyo po mismo. Hindi siya yung malabnaw na dishwashing liquid. Gaano kadami sir per bottle dapat? Per bottle po mismo, 1 liter po to. See, ipapagawa na lang din natin kay Roji, which is siya po yung production head natin dahil sa sobrang dami nating isasalin. Yes po, pupunuin natin. Okay, mga entrepreneurs, gusto ko rin po mismo sa comment section, ilagay niyo yung comment, ano ba yung pinaka nahihirapan kayo sa my business? Ba, lalo na pag nagsisimula kayo, para mismo ma-address rin po, i-re-replyan din po namin through Horeos naming na username dyan sa may YouTube para ma-replyan. Pero mismo ito lang po, huwag kayo matatakot mag-start talaga ng business. Na kasi sa business talaga mismo, maraming failures mismo yan. Kailangan mismo matuto ka talaga mismo mag-develop ng grit mismo na kahit hindi nag-go well yung things, nagpa-persevere ka pa rin talaga dahil kasi wala talagang secret sa business kung hindi mismo perseverance mismo at saka marunong ka mag-adjust. Mahirap i-balance mismo kung kailan ka mag-persevere versus kung kailan ka mag-a-adjust na hindi na nag-work out yung things. Sobrang hirap nun. So, yun lang po mismo. Tapos, kung kunyari mga viewers po mismo, gusto nyo po na more tips mismo sa mga negosyo, lalo na sa mga tindahan base, pwede po kayo pumunta doon sa my TikTok channel namin na which is Horeos Official. Although mismo yung mga tips namin pang tindahan, pero mostly yun yung mga tindahan tips, yun yung mindset mismo na pwede mo i-apply sa business, paano ka magsusurvive at mapapalago yung business mo kahit maliit ang kapital dahil kasi mismo sa tindahan mismo, sobrang liit ng kapital mismo ang nagsastart ng tindahan at hindi ka ba nagugulat bakit yung tindahan napapalago nila mismo yung tindahan nila into multiple branches kahit ang nipis ng kita at ang nipis ng puhunan. Yung benefit po dito ng one component siksik maliban sa hahaluan mo po siya sa may tubig lang, amin mismo, promise mismo, 15 to 20 minutes, yan na yung pinakamatagal dissolve na. May kinalo kami dyan na special na formula kung saan ang bilis niya ma-dissolve kumpara sa may iba niyong na-try mismo. Na iba, kailangan mo pa haluan ng SLES, imimix-mix-mix mo pa, aantayin mo pa ng ilang araw bago mawala ng bula. Sa amin, walang ganun. Yan yung technology na dinevelop mismo ng company namin na mabilis siya matunaw at the same time po, yung bula niya hindi na kailangan mag-antay ng matagal kumpara sa may iba po mismo. Honestly, yung dati hindi considered na successful dahil kasi ang sakit ko dati bilang isang businessman, wala akong long-term view. In 3 years, hindi ko alam kung anong plano mismo paano i-grow yung business. Sa 5 years, ano na plano ko sa 10 years. Pero this time, sa dami ko namang failures, confident na ako this time na alam ko na yung mga do's and don'ts at lagi-lagi
paggagawa ka ng business, gumawa kayong pang long term. Huwag lang dahil kasi nagte-trending yung product yun. And sa tingin ko, na-develop ko na mismo yung parang vision na yun na alam ko na kung anong business na magtatagal mismo after 3 years, after 5 years, after 10 years. Sa mga viewers natin na gusto mag-try, try nyo po sa may Shopee. For only 249, meron ka ng 16 liters na dishwashing liquid. Not only that, of course, ako nag-a-advocate ako mismo maging conservative lagi sa may demand. Meron kaming smaller pack size niyan, which is 3.7 liter. Hahaluan mo lang ng tubig for only 88 pesos. So, ang suggest ko, itry nyo, bumili muna kayo ng isa. Ngayon, pag nakita nyo na, mabilis yung galaw, try nyo yung 249. Da kasi, ito catered talaga sa mga tao na gusto magnegosyo, ayaw ng hassle mismo, tapos mismo, maliit lang ang puhunan nila.